Si Byahe ni Koy TV, itong story ko ngayong gabi. Mabuti ka eh. Galing mo. Yan o, may pusong Pilipino. Bbm Sara tayo. Ayan o. Isin nyo ng konting tulong tayo. Salamat po. Babalik ko ako na lang to. Tulong po. Ang pera tayo. Maraming salamat. Ito para sa inyo. Okay. You stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again. My father and my friend. Ang totoong nagpo-provide ng lahat ng ito ang Diyos lamang. Yo, what's up mga kapatid? Nandito po si Byahe ni Koy TV. Ito ang story ko ngayon. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver
the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. We are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon na sinawan ako ng Diyos. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. After this video, mag-start na po tayo mga kababayan. Please don't forget to like this live streaming. Please don't forget like and subscribe sa Biyahe ni Koy. Bbm! Iba't ibang sigla ang nanasa.
What's up mga katagso? Welcome back to my YouTube channel. This is Biyahe Ni Koy TV. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo kay BNK. Aba, grabe nga naman. Thank you very much mga kababayan. Dahil sa inyo mga kababayan na hindi nawawala si Biyahe Ni Koy gabi-gabi sa inyong mga puso, ay kagan salamat mga kababayan. Alam nyo, marami tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan ko. Isa na dito yung mga kaganapan sa bansa natin. Aba, alam nyo ba mga kababayan, ha? Meron na naman entrada ang mga realista kanina. Na talaga nga namang dikdikan ang labanan. Eh mga kababayan, Diyos ko po, eh samantalang ang ating gobyerno nagtatrabaho ng maayos habang sila nagrarally na lang, ha? Talagang ganun mga kababayan. Anyway, habang inaantay natin yung iba, habang inaantay natin yung mga subscribers natin na talagang ako ha, talagang wait na wait kayo. Ako naman din eh, game na game ako mga kababayan. Actually mga kababayan, hindi man po tayo nakapag-livestream kanina. Napanood nyo naman po kanina yung mga charity vlog na ginawa natin. Ay maraming salamat po. Kaya kung di ka pa nakakapanood kanina ng ating mga charity vlogs, eh panoorin mo na. Eh pag hindi ka pa nakakanood ng BNK TV ngayong gabi, manood-nood ka na mga standby lang ako, ayan, sabi ni Ate Kors. Please don't forget to like this live streaming. Ito ha, may mga relihista ulit mga kababayan ko kanina. Umagang-umaga, sinalubong na naman nila ang ating gobyerno ng samut-saring kilos protesta sa pagbubukas ng eskwelahan ngayon. Ay nako, maraming salamat sa 141 viewers natin. Pero mga kababayan ko, mamaya babatiin ko po kayo. Sabay-sabay mga kababayan ko. Lalong-lalo na yung mga nanonood sa atin sa Facebook. O yan ha. Grabe yung mga manonood sa atin sa Facebook ngayon. Ang dami nyo dito ha, nakikita ko po kayo. Maraming salamat po sa 45 stars. Kaya ano ha, tawag nito, Indonesian name eh. Ang hirap basahin. Sino po ba ito, Indonesian name na to? Maraming salamat po sa 45 stars. Grabe oh. Thank you very much po talaga. Ayan. Gusto ko lang batiin yung mga kababayan natin na mga kasama natin simula nung caravan hanggang sa ngayon ay magkakasama tayo. Ayan, babatiin ko na po si Mama Linsky Ko. Ayan. Hello Idol. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, mga kababayan natin, si Ate Cor Salcedo, Ma'am Iwasaki Irene, magandang gabi po sa inyo, mga kababayan ko, magandang gabi po. Magandang gabi rin po kay Ma'am Amado. Pagtama, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Ha? Uri Malonzo, maraming salamat po. Oy, mga Malonzo, nanonood ha. Maria Explorer Everywhere, good evening to you, Sir Biyahe Ni Koy. Good evening din po sa inyo, mga kababayan. Good evening din po sa mga kababayan natin nanonood ngayon sa ating Facebook, sa ating YouTube channel. Ay grabe ha, dalawang Facebook ko tumatakbo ngayon. Grabe, isa dito. Ang dami mga kababayan. Alam nyo, ganyan talaga si Biyahe Ni Koy TV pag masayang-masaya. Alam nyo, masaya ako kasi nakakasama ko. Meron ako ibabahagi sa inyo na good news ha. Meron ako ibabahagi sa inyo na good news. Then alam na alam kong magugustuhan to ng mga kababayan natin. O mga kababayan ko, napag-usapan lang natin kanina yung operation natin na magbibigay tayo ng bigas mga kababayan ko. Eto, magbabalik na po yung 2 pesos na bigas natin. Ayan, ha? Hello, good evening Biyahe Ni Koy, Ma'am Marilyn Caldero. Maraming salamat po. Cordero pala, sorry. Ayan, ha? Eden Antonia De Los Santos, good evening Biyahe Ni Koy TV, Pam UVIP, you viewers, I'm so proud of you. Ay, tako, salamat po ha. Thank you very much. Ayan, no, shout out sa mga kababayan natin nandito dito sa, babatiin ko lang sila, nanonood sila sa atin ngayon. Eto mga kababayan ko, babatiin ko lang yung mga kababayan natin. Sa ate Mary Grace, ate Mary Josel, Ma'am Mary Grace, Ma'am Malu S. Kasingal, maraming salamat po. Thank you very much sa panonood. Yan, ha? Parami tayo ng parami. Ano pang hinihintay nyo yung mga kababayan natin?
And please don't forget to like this live streaming. Dito naman ako. Babatiin ko rin si Ate Pem na Nemoto. Maraming salamat po sa inyo. Si Mark Jan Oja, ayan ha. Ate Grace King, maraming salamat po. Pangalan niya, hirap banggitin. Indonesian, hindi ko mabanggit-banggit ha. Jason, shoutout po sa inyo. Siyempre, babatiin ko rin yung kapatid natin mula sa kapatiran po ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan ko, andito po si kapatid na Ronald Federico Fox de Mesa. Maligayang ika-50 anibersaryo sa lokal ng kapatiran ng distrito Manitoba. Yeah. Shoutout po sa inyo dyan. Ano pang hinihintay nyo, mga kababayan ko? Like nyo na po yung live streaming natin. Nang sa ganun, mas mabilis po natin maipakalat yung live stream natin ngayon. Good afternoon, BNK. Live ka din. Opo, Clark Sam. Live po si BNK, mga kababayan ko. Medyo na late lang po tayo ng konti. Eh, kasi na ginagawa ko po is 8:30 talaga. May inatinan pa po tayong fellowship kanina. Ayan, mga kababayan natin. Alam nyo, marami tayong pag-uusapan ngayon na talagang hitik na hitik. Malaman na malaman. Tama na yung puro bigas-bigas ang pinag-uusapan. Tapos na yung mga issue sa... Tapos na yung issue sa gobyerno. Pinahihirapan nyo pa yung gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno, di ba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Sa akin lang to, mga kababayan. Ito, this is my own opinion. Marami sa mga vloggers ngayon, mga kababayan ko, marami sa mga kapwa natin vloggers na pupunta sa DSWD. Tapos ibinablog, mga kababayan ko. Sabi ko lang to sa akin. Kailangan ng gobyerno natin ngayon ng suporta. Bakit hindi natin ipaalam sa mga tao, sa mga kababayan natin, kung paano sila makakakuha, mga kababayan? Tama ba ako, mga paano sila makakakuha ng ayuda sa DSWD? Ganun lang kadali yun, di ba? Yahoo! Kasi mas madali yun eh. Salamat po sa 100 stars po. Ay, nagbigay. Ano pong pangalan nyo, ma'am? Nakikita, hindi ko paan. Ano pong pangalan nyo dito? Kasi nakikita ko yung name ni madam eh. Kaya tawag nito, ano, parang Singaporean ba to? Hindi ko makikian eh. Parang nakikita ko. Ano bang letters to? Kaya maraming salamat sa inyo, madam. Thank you very much po. Kung sino man po kayo, hindi ko makita ang name nyo. Salamat po sa 100 stars. Salamat po sa inyo. Thank you very much. Dalawang Facebook ko po kasi gumagana ngayon eh. Wow! Talaga dalawang Facebook yan. Wow! Malupit si Biyahe Ni Koy TV, di ba? Yahoo! Ayan, di ba? Sir Renado, ayan, I'm watching you again, Koy, dito sa QC. Mabuhay po kayo dyan sa mga taga-QC, mga kababayan natin sa QC. Maraming salamat po sa panonood. At thank you very much din po sa inyo. Ayan, Clark Sam, cleaning time. Mga reformat natin. Dapat talaga kailangan ibalita natin kung paano natin matutulungan ng mga kababayan natin. Ako ha, sa akin lang ha, gustong-gusto ko na i-re-report ng mga kababayan, i-report natin sa mga kababayan, paano sila makakakuha nang sa ganun, hindi na sila dumagsa sa pila ng DSWD. Tama ba ako, mga kababayan ko? Kasi napaka-importante ngayon sa atin, mga kababayan, na dapat alam ng mga kababayan natin kung paano sila makakakuha. Ano yung qualification, ano yung mga kailangan, ano yung kailangan dalhin, at sino-sino yung mga makakatanggap, kanya hapon. Nilabas ko na po yung vlog dyan, pati yung QR code. Babarilin nyo na lang po yung QR code doon. Nang sa ganun, hindi na po kayo mahirapan, mga kababayan ko. Tama ba ako? Yahoo! Kaya para hindi ka mahirapan, mga kababayan ko, ha? Para hindi ka mahirapan, ang kailangan gawin natin, ipakalat natin kung ano ang sinasabi ng gobyerno. Nang sa ganun, hindi tayo maging pabigat. Dapat din tayong maging katuwang ng ating mga mamamayan. Tama ba, mga mamamayan ko? Yahoo! Oh, di ba, mga... Ganda ng bagong effects ko, ha? Ayan, narinig nyo ba yung bagong effects si Biyahe Ni Koy? Ayan, thank you very much sa nagpasa sa akin ito. At maraming salamat sa inyo. Anyway, umpisaan na ba kaagad natin to? Dapat yung paon, di ba? Babatiin ko muna yung mga kababayan natin, mga kababayan ko, ha? Eto sila, andi dito rin ngayon sila, nanonood din sa atin si Marisa Legaspi, mga kababayan ko. Yahoo! O nanonood din sa atin si Renato Yagaw. Yahoo! Nanonood din sa atin ngayon dito si Mampuri Malonzo, Sir Jerry Loxini. Yahoo! Wow! Nanonood si Sir Jerry Loxin sa atin. Yan lang, walang kaiba. Mula Facebook hanggang YouTube, nanonood si Sir Jerry Loxin. Yahoo! Tapos nanonood din si Kabibm Vlog. At walang iba, hindi mawawala si... Norma, Tita Norma ang ino, mga kababayan ko. Yan ang nanonood din sa atin yan si Maria. Mabuhay ka, ka BBM. Yahoo! Ay, nako, sana all.
Anyway, mga kababayan, may good news ako sa inyo. I have something good news para sa inyo, mga kababayan. Kung alam na alam kung magugustuhan nyo to. Good news muna tayo kasi mas mamaya baka sumakit ang ulo nyo sa akin, mga kababayan. Sisihin nyo ako eh. Ito po ha. Sasabihin ko na po sa inyo, mga kababayan ko. Nakaraan, ang dami natin nagawa. Ang dami natin na pagpatuloy. Hello po, Ate Melba. Ayan ha. Ang dami natin nagawa. Nagawa natin magpamigay sa mga kababayan at school supply, bigas. And right now po, mga kababayan ko, meron pong isang fellowship na nag-donate sa atin pambili ng bigas, mga kababayan. O ano pang hinihintay nyo? So yung 2 pesos na bigas, uulitin natin this time yan. Saan tayo pupunta, mga kababayan ko? Doon sa mga kababayan natin, hikahos, mga kababayan. Doon sa mga kababayan natin, nakapuspalad. Mga kababayan ko, and I'm proud po akong sabihin to sa inyo. Dahil sa kakanood nyo po sa akin, sa kakanood ninyo, sa walang sawa nyong pagsuporta, eto po mga kababayan. Bukas po, mamimigay si Biyahe ni Koy TV ng bigas ulit sa mga kababayan natin. Sa mga kapuspalad nating kababayan. Ibibenta po natin ulit yon, 2 piso ulit, mga kababayan ko. 2 piso, kung walang pambili, ibigay natin. Magpapamigay po tayo ulit ng 3 sakong bigas para sa mga kababayan ko, para sa mga Pilipino. Mga kababayan, ito po'y para sa inyo. Ito po'y saga, ito po ang nangyari, produkto ng ating pagsisikap. Araw-araw, gabi-gabi, sa pagla-livestream, meron po nakapansin sa atin at meron po nakaagaw ng ating atensyon. Mga kababayan ko, at walang iba, mga kababayan ko, ayaw po nila magpabanggit ng pangalan. Dahil nakita nila yung ginagawa natin. Kahit tayo po ay tinutuya, tayo po ay kinukutya ng iba, tinatapik tayo araw-araw sa walang katapusan na Marites live streaming. Eh sabi ko nga po sa mga kababayan ko nagsisend sa akin noon, hayaan na lang po natin sila. Hindi na po natin sila dapat pag-aksayan ng panahon. Focus po tayo sa pagtulong sa tao. Focus po tayo sa mga nagagawa natin. Ika ko nga mga kababayan ko, tapatan nyo muna o higitan nyo muna yung kaya kong gawin, mga kababayan ko. Because, ano pa, lagi ko sinasabi, my performance is hindi lang sa aking viewer. Tatandaan nyo po ito, ha? Hindi lang po ako nagpe-perform sa harapan ninyo. The best performance that I can do every time na ako'y lumalabas at nagbablog ako is nasa kanya lamang. Tatandaan nyo po yan. The best performance is nasa kanya. Ako, nagpe-perform ako. I'm doing this charity vlog because ito po ang gusto ng puso ko. Ito rin po ang gusto ng puso nyo. Pero, mga kababayan ko, loob niya po sa akin yun. Loob po sa akin ang ama yun. Loob niya po na ibinigay sa akin upang abutin yung mga kababayan pa natin na hindi pa nakakaranas nito. Marami tayong matutulungan bukas, mga kababayan ko. 20 pesos na bigas, X sa atin yan. 2 pesos. Pwede pa kasi ganyan si Bongbong, 2 piso. Peace tayo, mga kababayan ko. Bukas yan. Kaya ano pang hinihintay nyo, huwag nyong kalimutan na i-like tong live streaming natin. Please don't forget to like this live streaming nang sa ganon makaabot sa mga kababayan natin. Like na tayo, mga kababayan. At nang makita ng buong mga kababayan natin ang ginagawa po natin ngayon. At maraming salamat sa pagtutok ninyo dito, ha? Mga kababayan, nakikita ko kayo, ha? Ayan, 3 ng ano sa akin. Isa dito. Ayan, o. Nakikita nila ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, hello po, sir. May bagyo. Kahit may bagyo pa yan, itutuloy natin bukas yan. Ako, mga kababayan ko, mamimigay tayo ng bigas para sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Mga kababayan ko, 2 piso. Saan kayo makakita ng 2 pisong bigas? Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. Thanks God. Salamat kay Lord. Thank you very much na meron tayong mga kapatid na nakapansin at talagang tumulong dito sa ginagawa natin. Anyway, wala na akong masasabi dahil isa yan sa mga nakita nila, isa yan sa mga nagustuhan sa atin. Eh, pagpalain po kayo ng ating Diyos na may kapal. Siya lang po ang may karapatan na magsalita at gawin yung trabaho na to. Dahil tayo po ay instrumento lang sa lupa, darating ang time, papanaw din tayo. Hindi tayo magtatagal dito. Let's make a good job. Let's make a good deed. Mga kababayan ko, focus na lang tayo sa ating trabaho. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo sa oras at walang samang pagmamahal kay Biyahe ni Koy. Yan, ha? Yahoo!
Ay nako mga kababayan ko. Eto na naman tayo. Dumating na naman tayo sa pagkakataon na to. Dumating na naman tayo sa mga punto talaga nga namang pinag-uusapan ng bansang Pilipinas. Mga kababayan ko, iisa na naman itong makabuluhan. Nako, mapag-uusapan na naman itong mga aktivistang ito. Aba teka, parang hindi pa ata natatapos ang inyong mga kalbaryo sa buhay. Pero imo, nag-umpisa na nga lang ang klase, tila ba mas inuna pa ng mga aktivistang ito yung pagrarally sa kalye, yung pagrarally ng mga kabataan party list na to at yung mga nagdamay pa ng mga guro, mga kababayan ko, aba teka lang. Ibang usapin na yan. Ibang usapan yan. Daanin natin sa maayos at sa mabuting usapan yan kesa tayo nagrarally sa labas at tinihimok pa na din. Ito lang ha. Ito lang ang para sa akin. Hinding-hindi papayag si Biyahe ni Koy TV ng hindi pag-usapan to. Dahil napapanahon at sa puntong ito, mga kababayan ko, I think kailangan ng Pilipino na pag-usapan to. Dahil kung magkukundi na kayo, make sure na may sense yan. Dahil kung walang sense ang pangungundi na nyo sa Pangulo, ibang usapin yan. Iniintrigan nyo yan. Yun lang yan, mga kababayan. Eto, mga kababayan ko. Muli na namang. Yan, ha. Ako, pag mainit-init na ganito, kinikilabutan ng lahat, eh. Pag ako nagsasalita ng ganito, eh. Pag ako nagbumabakbak ng ganito, eh. Medyo kinikilabutan ng lahat. Pero para naman sa akin, sige lang. Wala naman tayong kinikilingan. Dito talaga, wala tayong kikilingan, mga kababayan ko. Eto na naman, yung kabataan party list. Lagi ko itong binabakbakan dito sa aking channel. Lagi ko itong binabakbakan dito, mga kababayan. All the way from Abra, maraming salamat, Jessica De Liosa Robles. Lagi ko itong binabakbakan dito sa aking YouTube channel. Lagi ko itong ginegera dito. Kasi mga kababayan, hindi na naman nawawala yung kanilang mga ginagawang pagpapatutsyada na naman sa ating gobyerno na talaga nga naman nakakatuya na, nakakasawa na at hindi talaga kaaya-aya ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Yahoo! Eto ah, pa gusto nyo bang malaman, mga kababayan ko? Eto, gusto ko lang i-share sa inyo. Muli na naman pong umatake ang pinaka walang kwenta-kwentang walang katuturan na ipinaglalaban ng mga aktivistang ito. Wala talaga. Sabi ko na. Wala talagang pag-asa. Wala akong makitang maimagandang idudulot sa bansa ng mga party list na ito. Sa susunod, mga kababayan ko, ha, huwag na huwag kayong maglalagay ng ganitong party list. Ha? Kasi mga kababayan ko, wala talaga silang ginawang tama sa Senado. Sayang lang ang pinapasahod ng ating bayan, mga kababayan ko, ha? Eto, sabi na naman nila, The Marcos Jr. Administration, eto na naman, sa sickly, afraid, natatakot daw. Kinundina ng kabataan party list ang umanoy, panghaharas, at paghihiwalay sa kanila ng mga pulisya na tahimik na tahimik at mapayapang nagproprotesta sa unang araw ng pagbalik ng face-to-face classes ngayong araw Agosto 22. Mga kababayan ko, ano po ba yung ginawa nitong mga to? Ano po ba yung ginagawa nilang protesta ngayon? Ano po ba? Malalaman natin yan mamaya-maya. Sa akin naman mga kababayan ko, mauna pagpapauna ko lang sa inyo ha. Mali naman po talaga ang ginagawa nilang kilos protesta. Number one, unang araw po ng pagbabalik eskwela, ang ginagawa nila ay kagaya nito. Kayo na pong bahalang humusga. Kayo na pong bahalang dumiga sa mga ginagawa nito. Kayo na po. Ayoko na pong sa akin lang manggagaling. Baka sabihin, gumagawa ako ng kwento dito. Hindi pa pwedeng gumawa ako ng kwento dito dahil may ebidensya akong hawak. Hawak ko dito ang ebidensya. Hawak ko dito ang ginagawa nilang mga protesta. Diba? Ito po ba sa unang araw ng klase ng eskwela ang sasambulat po sa mga estudyante ay ganito? Ayan po mga kababayan ko. Shoutout po kay Ate Trix Sibilla 11. Mga magandang late na ba ako? Hindi pa naman Ate Trix, okay lang po. Kayo po ba mga kababayan ko? Ganito po ang ginagawa ng mga yan. Hindi po ba sakit sa lipunan yan? Hindi po ba sakit ito ng sakit sa mata ng mga to? Tingnan nyo naman mga kababayan ko. Paano kayo hindi palalayasin ng ating mga pulis?
Sige nga, paano kayo hindi palalayasin? Eh, unang araw pa lang ng eskwela, tingnan nyo naman ang hawak-hawak ninyo. Upgrade, teachers, yan ha. Pre-educ support personnel. Mga kabayan ko ha, magdala pa kayo ng printer, silya. Hindi ba nagagampanan ng ating gobyerno yan? At itong mga guru na to ang nagsasabi pa, to be honest mga kababayan ko, hindi ko kinukundi na mga guru ha. Unang-una, nire-respeto ko kayo. Subalit mga kababayan ko, eto yung mga guru, mga kababayan, etong mga guru na to ay nagtuturo ng hindi maganda sa mga estudyante. Tama ba yan? Salubungin nyo ang unang araw ng klase ng kilos protesta, hindi ba napupunan ng ating gobyerno ang upuan? Hindi ba napupunan ng ating gobyerno ang mga sahod ninyo? Hindi ba napupunuan ng ating gobyerno ang edukasyon? Kaya nga ngayong August 22, binuksan na ng DepEd ang ating mga paaralan upang magbalik na sa normal ang ating bansa. Upang magbalik ang ating sigla ng mga estudyante sa ating gobyerno. Nang sa ganun, makabalik tayo sa normal. Etong mga inutil na to, eh tila ba hindi takot sa ginagawa nila? Mas gusto pa ata nilang hinihiya ang ating gobyerno. Actually, mga kababayan ko, sa Menjola po yan. Sa Menjola po yung mga nakita nyo, mga pictures. Sa Menjola po lahat yan. Sa Menjola po, eh biruin mo, ilang minuto lang ang layo sa Malacanang nito. Mga kababayan ko, eh tila ba talagang tinutuya nila ang ating gobyerno? Tila ba hinahamon nyo pa, mga kababayan ko? Alangan naman, ito lang ang para sa akin, ha? Ito lang ang sa akin, mga kababayan ko. Hindi naman, gobyerno ang susunod sa inyo o kayo dapat ang sumunod sa ating gobyerno? Parang mali po atang sila ang gobyerno ang susunod sa kanila. Kayo po ang sumunod sa ating gobyerno para po matulungan kayo. Bakit po ba? Hindi po ba naitaas ni Pangulong Duterte ang sahod nyo? Ang dami pong programa ni Pangulong Duterte way back that time. Bakit hindi po kayo nagsasalita ng tama? Upgrade na salary of the teachers. Maliwanag to, upgrade. Paano i-upgrade yan? Eh, hindi ko naman nila lahat ng guro na nanonood sa atin. Eto yung mga guro na walang silbi at inutil sa bayan. Mas gusto nyo kayong, dapat ang guro ay tinutularan ng mga mag-aaral. Gusto nyo po ba ganyan, natutularan kayo ng mga mag-aaral? Yung tinutuya nyo yung gobyerno? Yung inaasar nyo ang ating gobyerno? Yan po ba ang gusto ninyong mangyari? Yung mga nag-rally po sa Menjola dyan, ha? Yung mga nagra-rally sa Menjola. Kanina, umagang-umaga. Yung po ba ang gusto ninyo? Yung po ba ang gusto nyo makita ng mga kabataan ngayon? Na nilalabanan nyo ang gobyerno para tularan kayo? That is the biggest mistake na ginawa nyo sa mundo. Mas pinakita nyo dito, binaba nyo ang level nyo. Dahil kayo ay mga guro, dapat ehemplo kayo ng ating lipunan. Hindi po maging sakit ng ating bayan, mga kababayan ko. Tama ba, mga kababayan? O ano pang nilabas nila? O eto pa. Hindi ko naman itatago yan. O ayan. O. Kita nyo ba? Improve the benefits, mga kababayan ko. Ito, basahin natin. Papakita ko sa inyo, ha. Ayan, nakikita nyo yung mga kanilang sinisigaw? Improve the benefits. Bakit hindi ba kayo nabibigyan ng benepisyo ng ating gobyerno? Malaking kasinungalingan yan. Dahil unang-unang lagyan nagkakaroon ng benepisyaryo ngayon, kayong mga guro na nasa mga eskwelahan, mga kababayan ko, ha? Ha? Doblehin ng school modules. Bakit ito pahihirapan ng mga tamang kababayan natin? Bakit ito doblehin ng school modules? Di ba kayo nahihibang? Di ba ito mga nahihibang mga tao na to? Ha? Ha? Ito ha, sabi ni Johnny Pabon, sila ang cancer ng lipunan. Hindi ko nila lahat ng guro, but this kind of act na ginawa ninyo, binababa nyo ang ating moral. Napakita nyo ang pagiging mga aktivista ninyo. Sakali, hindi kayo dapat tularan ng mga kabataan. Hindi kayo dapat pagagawing ehemplo. Ito, mga nagraraling guru na to, binabawasan ng sahod ng gobyerno. Di ba, mga kababayan? Hindi dapat itong mga to na nakakakuha ng benepisyo sa ating gobyerno. Dahil tingnan nyo, saan nga makakita, kinukupkup kayo ng gobyerno, pinagtatrabaho kayo ng gobyerno, pinapasahod kayo ng taong bayan, pinapasahod kayo ng ating gobyerno, tapos nilalabanan nyo ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Asan kayo nakita ng ganon? Yahoo! Mas matindi kayo, di ba? Wow! Saan ka makakita
ng mga guru ngayon na nila na sumasahod sa pera ng taong bayan, pero ang nilalabanan, yun nagpapatakbo sa ating bayan, di ba? Wow! Eh dito lang yan. Act teachers lang po yan, mga kababayan ko. Yan lang sila. Nahirap sa mga yan, hindi nakakaintindi. Kahit anong paliwanag mo, kahit anong galing mo magpaliwanag para sa kanila, baliwala ka kasi, hindi kanila iintindihin. Yan yung mga guro na inutil, na lumaki sa lipunan, na ganyan na lamang ang ginagawa, mga kababayan ko. Kaya kita mo ginagawa. Nakikita nyo, may improvement ba? Pupusta ako pag nagturo ito, tuturo niyan paggawa ng FPG. Baka bandang uli, pati paghawak na ng baril, ituro niyan, pumanik ka na, mag-NPA ka pa. Oh, tama ba yan? Tama ba yung ginagawa nila? Para sa akin, hindi to tama. Hindi ko gusto to. Kasi unang-unang kanina lang ha, yung anak ko pumasok sa eskwelahan. I'll make sure na walang ganito. Walang prote-protesta. Walang prote-protesta. Walang nagpo-protestang kagaya nito. Eh, okay eh. Tignan mo. Tama ba yan? Eto ba yung ginagawa ng mga guro? I'm calling to the attention of our Vice President. Vice President Inday Sara Duterte. Etong mga guro po na to. Madam. Vice President. Sara Duterte, ito pong mga guru na to, dapat po tanggalin nyo na po to sa CHED. Tanggalin nyo na po to sa lisensya. Dahil itong mga to ang inutil ng lipunan. Ito pong mga ito ang dapat tinatanggal sa ating gobyerno. Hindi lang to sakit, hindi lang to cancer sa lipunan. Kundi magiging lilikha pa po to ng mga susunod na lalaban sa gobyerno kapag naturuan ng mga gurong inutil na ito. Hindi naman ako papayag ng ganun-ganun na lamang yun, mga kababayan ko. Bakit? Bakit? Pag sila lang ba pwedeng manuya? Sila lang ba pwedeng gumanyan? Ay, hindi ako papayag. Ba't ako papayag na ganun? Bakit? Mga anak natin yan eh. Mga anak natin ang pwedeng tuturuan ng mga yan. Mga anak natin sa susunod na henerasyon na magiging politiko, na magiging businessman, na magiging katuwang ng ating gobyerno, tapos tuturuan lang ng mga ganito? Inutilan ang pinapakita sa sanbayan? Hindi ko to tolerate yung mga ganyan. Ako, nananawagan ako sa Department of Education kay Vice President Inday Sara Duterte. Tanggalin po dapat yung mga ganyang inutil na guro. Hindi po tama yan. Hindi po magandang nakikita ng mga kabataan yan. Hindi po tama ang kanilang ginagawa. Tama po ba mga kababayan ko? Di ba? Ano pa? Ano pa bang pinagagawa ng eksena nito mga to? Eto pa mga kababayan ko. Viral na viral po ito sa social media. Mga kababayan, meron pong meron pong nag-viral, yan ha, sabihin ko na po sa inyo ha, meron pong isang nag-viral na po na video na lumabas po mga kababayan ko, ito paglilinaw ko sa inyo, bago ko basahin yung mga komento ninyo, ito po paglilinaw ko ha, marami nang babash kanina sa mga kapwa, mga kapatid natin pulis, mga kababayan, to be honest, ang dami pong binabash po ng mga kababayan natin, yung mga pulis, mga kababayan ko na pumunta po sa Corazon Aquino Elementary School, mga kababayan. Opo, binabash po ng mga kanetizen. Bakit nyo po binabash? Eto, sagutin natin yan. Dahil po sa kumalat na viral video na ganito, mga kababayan ko. Meron po kasi nakitang video na galing po, nilabas po ito ng TV5 kanina. Kung makikita nyo po, yung police, tapos may hinawakan po na mga school supplies kuno, ito ha, school supplies kuno, tapos yung mga mensahe ng mga aktivista na ito, dinideny po nila na sila daw po ay hindi aktivista, mga kababayan ko. Dinideny po ng mga ito, ng College Editor Guide of the Philippines, na sila daw po ay hindi po aktivista. Ay, hindi ako maniniwalang hindi kayo aktivista. Ay, huwag tayo magkasubukan dito, ilalabas ko talaga kayo. Ilalabas ko talaga ang ilan sa mga ginagawa mga pakananin nyo. Kayang-kaya ko ilabas yan. Huwag tayong magkasubukan dito. Talagang hindi ako mangingiling na ilabas ang inyong mga ginagawa na hindi magaganda. Bagyong sabihin sa tao, ipagtatakpan nyo sarili nyo na kayo ay mga hindi aktivista. Kaya kayo inalis ng mga pulis dyan. Ito lang ha. Kaya itong mga to, inalis ng mga pulis kanina. Dahil mga kababayan ko, gumagawa ng mga propaganda. Ayan, mga propaganda. Ito pa po isang viral sa kanila. Yung hatakan mismo ng mga pulis
at ng mga kababayan natin. Yung hinahatak po yung kanilang mga gamit na ginagamit nila kanina doon sa silent, this kind of ginagawa nyo ni silent protest. Ayan, no? Eto, nakipag-agawan pa tong mga to sa mga pulis kanina. Nakipag-agawan pa sila dahil school supplies daw po yung ibinibigay ninyo. Nagbibigay kayo ng school supplies sa lagay na yan? Sabi nung sabi dito nung isa, hawak-hawak niya yung malaking lapis. School supplies yan, nagbibigay kami na mensahe sa bata. Ginano niya sa mukha ng pulis. Tama po ba yan? Sa tingin nyo, sinong matinong tao ang gagamit ng school supplies ng lapis na ganyang kalaki? Sino? Sinong politiko? Ayan ha. Sinong matino na estudyante ang gagamit ng ganyang kalaki na ganyang kalaki na lapis? Sino nga? Niloloko nyo mga tao eh. Ginagawa nyo katatawa-tawa eh. Propaganda nyo yan eh. Alam nyo ha, yung mga nasa Commonwealth kanina, nag-rally sila. Alam nyo mga bayan, biruin mo ha, saan ka makakita? Sabi nila sa video, nagbibigay kami ng school supplies. Yung mga pulis oh, inukuha yung mga school supplies so pinamimigay namin sa bata. Sinong tarantado na magbibigay sa mga, sinong loko-loko ang magbibigay sa mga kabataan na lapis ganyang kalaki na nakikita ninyo? Yung kulay dilaw na yan na nakikita ninyo. Mga kababayan ko, ayan, papakita ko sa inyo. Subukan ko ipakita. Sino? Ang laki-laki. Sasabihin yung lapis, pinamimigay nyo sa bata. Niloloko nyo yung tao eh. Hindi nyo madadala. Tapos biglang birada, may video. Ayan, oh. Ang laki-laki ng lapis. Sinong tolongis na batang gagamit niya sa loob ng eskwelahan? Huwag niyong lokohin ng Pilipino. Di porke hinarang kayo ng mga pulis ng ganun, sisitayin niyo yung pulis, papakitaan niyo ng ganyan. Sabi niyo maliwanag sa video to ha, na sinabi niyo yan, na kayo ay hindi kasapi ng NPA. Sige, patutunayan niyo ngayon yan. Pag hindi niyo napatunayan sa akin ngayon yan, nako, please report itong mga ganitong mga page. Hindi ako maniniwala dito sa mga to. Bago ko basahin yung mga komento nyo. Hello po, Ate Trixie. Ayan ha. Talagang nakakapanginit ang dugo mula kanina yung mga aksyon na tensyon na tensyon talaga mga Pilipino. Unang araw ng klase, doon pa kayo pumesto. Ikaw, kung matino kayong tao, kung matino ba naman ang pag-iisip nyo, imaginein mo na lang, mga kababayan. Ganito kalaki. Ganito kalaking lapis, sasabihin nyo, pinamimigay namin sa mga estudyante o school supplies. Huwag kayong magtaka, huwag kayong magsinungaling. Dahil ang nakita sa inyo, ayan ha, dahil ang nakita sa inyo kanina, ha, alcohol, mga mensaheng pang-aktivista, mga mensaheng na binabasa ng mga magulang na nakalagay sa chart, dinadaan nyo sa ganyan ang ating gobyerno, dinadaan ninyo sa mga discarding pasok na alam nyo mababasa ng mga Pilipino yung inyong mga mensaheng propaganda, huwag na huwag nyong gagawin yan. Sabi ko sa inyo, bibingo talaga kayo sa amin. Eh, hindi namin itinotolerate dito yan. Ang gobyerno nga natin, pinapaunlad ng bansa natin, pilit tayong ibinabalik sa maayos. Kayo, bilang hindi nyo na nirespeto ang mga bata, hindi nyo na nirespeto ang mga magulang, hindi nyo na nirespeto ang mga kabataang musmos na ipinapakita ninyo yung mga kabastusan o kabalbalan na inyong ginagawa dyan. Yahoo! Grabe. Sige nga, sinong matinong tao magbibigay niyan? Ganyang kalaki? Imagine mo, ganyang kalaking lapis. Kulay dilaw, tapos may mensahe na pang mga aktivista. Eh talagang hawakan ng pulis yan, kukunin ng pulis yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga video. Hindi ko naman tatago sa inyo. Papakita ko po sa inyo para makita niyo po. Eto, sige nga. Grabe, di ba? Oh, kanina, dyan kayo sa Corazon. Ayan, dinampot ng mga pulis eh. Oh. Diyan sila nang gagalaite, diyan sila galit na galit. Oh, ngayon, mga kababayan ko, sino nagbigay niyan? College Editor Guide of the Philippines. Oh, ayan, I'm calling your attention. Sige. Kunin ko yung attention ninyo. Eto, mga kababayan ko.
Papakita ko sa inyo, hindi daw to mga aktivista, they are denying na sila po ay kasapi ng mga aktivistang grupo. Kaya nyo patunayan yan, ha? Pag hindi nyo napatunayan sa akin ngayon yan, sige, patunayan nyo nga. Nabanggit ko sa inyo yan, mga kababayan ko. Binanggit ko na sa inyo. Yung college editor. Yan. Babanggitin na, mas magandang malaman ng mga kababayan natin. Ayoko nang hindi nalalaman nila yan, eh. Eh, mas gusto kong nalalaman nyo po yan. Better na inyo po yung malaman sa panahon na to dahil marami po ang mga Pilipino pang maluloko ng mga to. Ito, pinapapakita ako sa inyo. Mga kababayan, eh, hindi ko po hahayaan yung mga ganyan discarding pasok ng mga aktivistang ito. Eh, hindi natin tinotolerate yan dito. Dahil sa panahon na to, eh, kailangan ng ating gobyerno ng katuwang, hindi po sakit ng ulo o perwisyo. Ah, tandaan nyo po yan. Ha? Yan po ang lagi nyong tatandaan na sinasabi ko ngayon. Kailangan po ng ating gobyerno yung makakatulong po sa atin, hindi po yung magiging perwisyo, ha. Kaya tayo po mga kababayan, eh lagi po tayong tumungkatuwang ng ating gobyerno upang nang sa ganun eh hindi po tayo mahirapan sa mga susunod na araw na pagpasok. Tandaan nyo po, ha. Sabi nila mga kababayan ko, eto, papakita ko sa inyo. Hindi daw po sila kasapi sa CPP-NPA. Mga kababayan ko, hindi po daw sila aktivista. Itong College Editor Guide of the Philippines. So, ayan. O, sige. Babalasahin ko kayo ngayon dito. Hindi pala kayo aktivista, ha? O, ano to? O, ano to? Sige. Now, hindi pala kayo aktivista, sabi nyo eh. Ano to? O, komunista ang first day of school, mga kababayan ko. O. Galing. Wow! Hindi daw sila aktivista. Ayan, nagtatago sa College of Editors Guide of the Philippines na page. Alam nyo na gagawin dyan, hindi ko na kailangan sabihin, ha? Hindi daw sila aktivista, mga kababayan. Komunista ang first day of school. Ayan, ha? Share your experience. Oh, bantay pa talaga, ha? Yahoo! Magaling! Nako, ha? Ayan, ha? Ano pa? Tingnan nyo. Samot-sari na namang kilos protesta ang sinaksak na naman nila. Hindi daw sila mga komunista. Ayan, no? Oh. Hindi nga daw, ha? Talaga ba? Ayan po yung video kanina na nakikita ninyo. Ayan po, oh. Papakita ko sa inyo. Ayan po yung video kanina na kumakalat sa social media. Nakinuha daw po ng mga kababayan natin. Ay, yung mga pulis yung kanilang ano. At nagsisisigaw pa po itong mga to. Yung pulis ang inukuha. Paano hindi kukunin ng pulis? Eh, puro mga pang-aktivista yung tinuturo ninyo. Puro pang mga aktivista yung mga librong dala ninyo. Puro pang mga aktivista. Paano nga naman kayo susuportahan? Sige nga, tingnan natin, oh. Oh. Okay. Papakita ko sa inyo ngayon. Tignan nyo mga kababayan, no? Sa tingin nyo may ganyan lapis na gagamitin ng mga bata, ha? Niloloko nyo kami. Biruin nyo, ha? Tignan mo, ha? Sa tingin mo may ganyan lapis na gagamit ang mga bata? Sa tingin nyo gagamit ang mga bata ng placards na magrarally sila? Ang kailangan ng mga bata, lapis, papel, color, notebook, bags, at tulong, pinansyal. Hindi po yung mga lapis na ganyang kalalaki ang ipamimigay ninyo. Tingnan nyo nga, oh. Tingnan nyo. Imagine nyo yung mga bata na nakakakita sa inyo na murang edad pa lamang, ganyan na kagad ang ipinapakita nyong kabalbalan. Yahoo! Mga musmos na bata. Mga musmos na mga wala pang alam saan nangyayari sa lipunan natin at kayo'y nagpapakita ng mga kabastusan na ganyan. This time, hindi po maganda yan na nakikita ng mga estudyante ng paaralan ng Corazon Aquino Elementary School
na ipinapakita ninyo ang pagiging isang mapusok na walang kakwenta-kwentang inyong pinaglalaban. Sige nga. Sir. Ano sabi niyo? Ba't niyo kinukuha, sir? Sige nga. Eto. Pakikinabangan ba sa classroom ng bata yan? My God! Ang gagaling! Napakagagaling. Ang sarap niyo talaga. Isang. Sanga isa pa nga. Pakutos nga ako. Sarap. Nanggigigil ako sobra. Umigla ako sa inyo. Sobra. Hindi to tama na ginagawa. Ang laki ng lapis, pakikinabangan yan. Buti kong papel ang sinasama nyo. To be honest, mga kababayan ko, alcohol lang ang kanilang daladala kanina. At ano, props lang nila. Yung kunwari, mensahe sa bata, mansanas sa bata, props lang po yun. Wala pong katotohanan yung mga ginagawa nilang ganun, mga kababayan. Para sa bata yan, ha? O, sinisigaw nila, para sa bata yan, katapat ng video. Ano ko nakuha? Pati ba naman yung para sa bata? Pati daw yung para sa bata? Para ba sa bata yung ano, ganong kalaki na lapis? Ang sarap nyo talagang ano yun, ha? Paisa mo. Ako, nanggigigil ako. Biruhin mo. Kanyang alaki kasing lapis para daw sa mga bata. Nek-nek nyo, wag akong. Saan nangyari, idol? Blueprints. Pare, sa ano, Corazon Elementary School sa Quezon City. Sa Corazon ako ino elementary school. Ilan mo, tinutulongis yung mga tao. Diyos ko po, anak ka ng Marimar. Oo, Diyos ko. Nako, ha? Ayun na, imbis na bigyan yung mga pamilya dito, kinukuha ng pulis. Imbis na ibigay daw yung mga school supply at yung mga malalaking lapis, tas yung mga placard nilang may mensaheng pang-aktivista, kinukuha daw po ng pulis. Talaga naman dapat kukunin ng pulis yan, mga kababayan ko. Tama ba ako? Kailangan kukunin ng pulis yan. Uy, si Ate Katie tumatawag. Ba't kaya tumatawag si Ate Katie? Eh, bakit kaya? Emergency call, Ate Katie? Hello, Uncle. Naka-live ako. Ano yun? Ay, mamaya na. Sige, mamaya na. Bye-bye. Okay. Interrupt si Ate Katie, ah. Tumawag. Ayan, tama ba yun? Hindi tama yun, mga kababayan. Oh, that's not normal. Hindi po normal yan na ginagawa nila. Oh, yan pa, mga kababayan ko. Inukuha ng pulis. Ganyan. My God. Ayun ang bahalang humusga, mga kababayan ko, sa ginagawa ng mga to. Mga kababayan ko. Ano pa? Mga kababayan. Ayun ang bahalang humusga dyan. Okay lang, Ate Katie. No problem. I will call you later. Ito ba, mga gawang magandang may ginagawa sa mundo? Eh, mukhang walang gagawin tama to mga to. Oh, tignan nyo nga. Oh. Nakipag-agawan pa. Oh, tignan nyo. Kasi ang nakalagay doon, komunista ang unang first day ng eskwela, mga kababayan. O sino hindi matutuhan, mga kababayan? Kahit naman ako makakita ang magulang, baka punitin ko pa sa harapan nila yan eh. Tignan mo ha. Sabi ko sa inyo, ang laking lapis dito. Sinong batang gagamit niyan? Sino? Sabihin nyo nga sa akin. Ang laki-laking lapis, oh. Nakikita nyo ba yung lapis, mga kababayan ko? Sinong matinong batang gagamit ng ganyang kalaking palapis para sabihin ninyo na ano, ibibigay nyo sa bata, kailangan ng bata? Tandaan nyo to. Kung talagang kayo ay napagmahal sa ating bayan, unahin ninyo ang kapakanan ng mga bata. Unahin nyo ang kapakanan ng mga murang edad at murang kaisipan na yan. Ano dapat nating ituro sa mga yan? Anong dapat natin ipakita sa kanila? Maging ehemplo tayo ng mga kabataan. Maging ehemplo tayo ng mga kabataan natin. Maging ehemplo tayo sa ano, tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ay, hindi eh. Kaya napagkakama lang kayong ob-ob sa ating bansa eh. Saka makakita, aktivista, magbibigay ka niyang ganyang kalaking lapis. Sus, Mario, sip, anay ko po. Patay ka di ha. Oh, tingnan nyo, lapis yan, di ba? Baka sabihin nyo, hindi lapis yan, ha?
Baka sabihin ninyo, hindi lapis yan. Sa mga nandito nanonood sa akin sa YouTube, mga kababayan, sa Facebook, mga kababayan ko, punta kayo sa aking YouTube channel, panoorin nyo ako. Makikita nyo yung pambihirang napakalaking lapis, mga kababayan ko. Lapis po yan, mga kababayan. Imagine mo, sinong batang gagamit yan? At sinong batang gagamit sa eskwelahan yan? Imagine mo, ganyan ka lang. Ipinapamigay nyo sa mga bata. Utot nyo, pakanaan nyo na naman yan. Alam mo, masasabi nyo dito, mga kababayan ko, kayo na bahala humusga dito. Huh? Ayun ang bahala humusga sa mga to, ha? Baka pumutok ka sa baka pumasok ka sa klase. Normal hindi ata tama yung mga pag-iisip ng mga to, ha. Pero inyo, ha, nagpamigay sila ng lapis ganyan kalalaki. Tas ang dahilan nila sa mga pulis, mga kababayan ko, tumutulong daw sila, di daw sila aktivista. Huwag nyo kami niloloko, uy. Grabe, oh. Tingnan nyo, ha. Oh. Oh. Oh, dinakma niya. Oh, sabi. Oh. Ano kasalanan? Ano daw kasalanan? Namimigay sila sa mga bata. Namimigay daw sa mga bata. Anong nakasulat? Sabi ng pulis, anong nakasulat? Ayan, ha. Anong nakasulat yan? Hello? Oh, ay tinuro po. Ayuda, ayuda ibigay. Eto, ulitin ko lang, ha. Pakinggan niyo mabuti. Oh. Hello, ayuda ibigay na. Oh, tama ba naman 'yan? Ayuda ibigay na. Naku po. Saktin dito. Saan ka makakita? Bibigyan mo yung mga estudyante ng ganyan. Alam ba ng mga grade 1? Alam ba ng mga kinder? Alam ba ng mga ibig sabihin yung ayuda ibigay na? Alam pa nila yung ibig sabihin ng ayuda? Ang alam ng mga bata niya, maglaro, magsaya. Di ba, mga kababayan ko? Eh, naku po. Diyos ko po. Ang sarap niya talaga. Paisa nga ako. Parang sarap pang mang uppercut. Ganun, di ba, mga kababayan? Isa pang ganyan. Di ba? Ang sarap comboy, no? Ayuda ibigay na. Imagine mo. Kung di ba naman kalahati-kalahati itong mga to, bigyan mo yung bata ng isang ganyan na lapis, tas lagyan mo ng ayuda ibigay na. Imbis na Mongol ang pangalan ng lapis, ayuda ibigay na. Magaling! Yahoo! Malupit itong mga to. Ang sarap niya talagang sobra. Saan ka makakita ng mga ganong tao ngayon, no? Saan ka makakita? Dito lang yan sa Pilipinas, mga kababayan ko. Kung saan ang aktivista ang siyang unang nangungunang reklamador number one, mga kababayan. Hindi ba naman kalahati ito? Tingnan mo, ha? Tinanong ng pulis, bawal yan, nakasulat. Tingnan mo, ha? Hello! Ayuda, ibigay na! Ay, naku po! Saan ka makakita? Dito lang yan sa Pilipinas, mga kababayan ko, ha? Ang sarap pa rin, ha? Tingnan nyo, mga kababayan ko. Ulitin ko lang, ha? O, tingnan nyo, ha? Ayaw, pakinggan nyo mabuti. O. Hello! Ayuda, ibigay na! Magandang gabi, Nanay Junisha Respicio. Tama ba naman yan? Eto ba tinuturo nyo sa mga kabataan? Hindi kayo magandang ehemplo sa ating lipunan. Tatandaan nyo po yan. Kaya huwag kami. Iba na lang. Ang sarap hagisan. One time nga, hagisan ko nga yung mga yun. Ayuda. Kung gusto nyo pala lang ayuda, huwag nyo na idama yung mga bata. Walang alam ang mga musmos. Kaya I'm calling the attention of College of Editor Guide of the Philippines. Walang muwang ang mga kabataan na yan. Hindi nila alam yan. They don't know the ayuda. They don't know the activism. They don't know na may komunismo kayo. They don't know kung ano. Basta ang alam ng mga bata na yan, they are going to school. They are learning how to read. They are learning how to
magbasa, maumintindi ng mga araling panlipunan, maglaro, magkulay. Ayan ang mga nasa isip ng bata. Hindi bibigyan nyo ng ganyang kalaking lapis tapos sasabihin ninyo, ayuda. Diba? Saan ka makakita ng mga ganyan? Dito lang yan sa Pilipinas. Yahoo! Need pala nila ng ayuda kasi wala silang natanggap na ayuda. Yahoo! Dito lang yan sa Pilipinas, mga kababayan ko. Dito ka lang makakakita ng mga aktivistang ganyan, mga kababayan. Nagbibigay ng ayuda at yung ayudang ibinibigay nila, yung sinlaki. Sinlaki rin yung laki ng lapis, mga kababayan ko. Grabe. Kaya hindi na ako nagtataka, hirap nyo paliwanagan eh. Kahit anong paliwanag sa inyo, wala talagang umuubra, tandaan nyo yan, mga kababayan. Mami Vicky, alam mo Koy, hindi ko maintindihan ang mga taong kapag makinig ng ayuda, lalo na pera, gusto agad, mabigay, agad. Deserve ba talaga nila? Baka pag nasa kanila na yung pera, isipin nila. Mamaya pag-usapan natin yan, Mami Vicky, that is the nice question. Babalikan ko yan. Hindi ko alisin dito dahil pag-usapan natin yan. Pero anyway, ito, mga kababayan ko. Pakita ko lang sa inyo to, itong ginagawa ng mga to. Ayan. Kita mo ha. Oh, ano 'yung pinakita nila? Oh, ligtas balik eskwela. Ayan ha, ipaglaban mga kababayan ko. What? Ito ha. Ayan, ligtas balik eskwela, sabi doon sa mga placards nila. LB, hello po sa inyo. Sabi doon sa mga placards nila mga kababayan ko ha. Ligtas daw ang balik eskwela. How did you know na baligtas ang balik eskwela? Oh, ayan pa. Nagbibigay kayo kuno ng props ninyo. Oh, ito mo, mansanas lang ang ibinigay ninyo ha. Maliwanag yan. Tapos alcohol. Yung the rest, yung ano na, yung pencil na napagkahaba-haba na hindi naman magagamit ng mga kabataan. Touch move kayo dyan mga sir. Hindi po maganda yan. Sorry ha. Hindi ko po kayo kukonsintihin sa pananaw nyo na yan. I am against mga kababayan ko. Oh. Kita nyo mga kababayan, ano pa? Aktivista yung mga yan. Tingnan nyo, oh. Ano pinopromote mga kababayan ko? Pagrarally. Mga kababayan, paglaban sa gobyerno. Oh. Oh, kita nyo dito, ah. Nag-alab ang pagbati ng Pilipinas. Narito na, ayan, ah. Oh. Pananaw ng libu-libong tao. Oh. Six reasons, ayan. Ano pa pinapakita nila? Nagtatago sila, ayan. Sasama ako sa sona ng mamamayan. Ayan, UP University. Tingnan nyo. Ayan, no? May pagkakaisa lang pagtahimik ang kabataan. Nako, ah. No to R, mandatory ROTC. Fight to enter na niya. Ito, ang dami nilang ginagawa, di ba? Tingnan nyo nga, mga bayang. Toast, Mario, safe. Anak ka ng Ginoo. Tingnan nyo. Oh. Oh, ayan na. Lumitaw na yung kulay, oh. Oh. See? Kita nyo ginagawa na lang kahit sa Pangulo, tinutuya ng mga yan. No? Tingnan nyo nga ginagawa ng mga yan. Hmm? Tingnan nyo nga. Oh, yan ba? Diba? Kayo nang bahalang humusga mga kababayan. Sinisira tayo ng mga tao na yan. Sinisira ang imahe ng mga Pilipino. Eh, hindi na ako magsasalita doon. Hayaan ko kayong makaintindi niya. Kayo makakita ng mga yan. O ano pa? Mga kababayan ko, ano pang ginagawa ng mga to? Ano pang pinapakita nila sa mga tao? Ito sabi ni Mami Vicky. Basahin ko lang itong sinabi ni Mami Vicky, ah, mga kababayan ko. Sabi dito ni Mami Vicky, ito po. Alam mo ba, Koy? Ito ah, highlight ko nga. Ayan, sabi ni Mami Vicky. Alam mo ba, Koy? Di ko maintindihan ang mga tao kapag naririnig ang ayuda. Lalo na pag gustong-gustong mabigyan agad. Deserve ba nila talaga? Baka pag nasa kanila na ang pera, ipang-inom na lang nila. Ayan, oo, sugal. Ayan. Ako naman po, Mami Vicky, ganito lang sa akin. Kapag sasalain ng gobyerno natin, yun talagang dapat na makakuha ng ayuda. Number one, ano-ano nga ba yung mga dapat makakuha ng ayuda, mga kababayan ko? Nabanggit ko po yan sa akin vlog. Nabanggit ko po yan dito, mga kababayan. Siyempre, yung mga dapat na nangangailangan kagaya ng mga
OFW, nasa kuna, nasalanta ng sakuna, sa mga naaalala ko, anak ng OFWs, kaya yung mga working student, mga may anak na mga na HIV, tapos yung mga nakatira sa mga tiyahin. Yan yung mga unang-unang kailangan na pagtuunan ng pansin ng ating government sa kanila po ibinibigay ng ating gobyerno. Subalit, mga kababayan ko, marami po kasi sa atin na hindi nakakaintindi. Ito, papaliwanag ko ulit. Para magkaintindihan tayo, mga kababayan ko. Eh, hindi ko naman po pwedeng hindi ipakita sa inyo to. Uulitin ko po sa inyo, ito lang, mga kababayan. Ayan. TSWD. Ayan. Ito, breadwinner. Working student. Ayan na, ulila, inabandona o biktima o nakatira sa kamag-anak. Anak ng solo parent, walang trabaho ang mga magulang. Anak ng OFWs, anak naman na biktima ng HIV. Ayan na, biktima ng kalamidad o pang-aabuso. Ayan yung mga dapat makakuha. I think kung yan talaga ang mabibigyan ng ating gobyerno, sila mismo mabibigyan ng ating gobyerno ng ayuda, ako po, Mami Vicky, kung sila po mabibigyan ng ating gobyerno at mapagtutuunan natin ng pansin, possible, maganda po ang mangyayari. Number one, makikita natin, yung mga binigyan talaga is they deserving. Ang kailangan lang naman ng DSWD dito, salain ng mabuti itong mga to. Nang sa ganun, walang makahalo. Pero pag nagkamali sila dyan, saka antayin natin yung ano man ang ilalabas nilang, i-release nila na statement for that. Pero for the meantime, mga kababayan ko, hindi tayo magsasalita sa ganun. Okay? Ano pa? Si Mami Vicky, para sa akin, kung pangsusugal lang nila, maawa sila sa mga anak nila. Maawa sila sa mga dapat nilang pag-aralin. Ako, naaalala ko tuloy, mga kababayan ko. Naaalala ko to. Hindi ko makakalimutan to. Ako kasi pinag-aral ako ng tita ko. Alam mo kung may DSWD pala nun. Qualified pala ako nun. Pinag-aral kasi ang tita ko, alam ko . Alam mo naaalala ko tuloy. Dati pumapasok ako sa private school. Napakagandang eskwelahan. Sabay sa Adventist Academy at sabay sa Advent Elementary School. Private, maganda. Pero mga kababayan ko, ang baon ko lang noon 10 pesos, wala kasi nag-aaruga sa akin ang magulang ko. Wala nag-aaruga sa akin ang nanay ko kasi malayo ako sa kanila . Stand alone ako since nung bata ako. Ang baon ko, 10 pesos. Eh, samantala ka nga, ang mahal na nang bilihin nun. Ano mabibili ang 10 pesos mo? Ay, tubig lang yun. Tapos tinapay. 10 piso lang yung baon mo. Tapos, mga kababayan ko, so nakita ko yung qualification ngayon sa DSWD. Aba, sabi ko, qualified pala ako dito. Nagkataon palang may ganito sana sa gobyerno natin. Siguro hindi ako nahirapan. Kasi makakakuha ako ng ayuda. Pero swerte ngayon ng mga kabataan. Bakit? Sa panahon kasi ng administrasyon natin, mga kababayan, meron pong nakalaan na pondo ang ating gobyerno para sa kanila. First time kong nakita ang DSWD nagtatrabaho ngayon para sa mga kababayan natin. Nagtatrabaho po para sa mga anak natin. Nagtatrabaho po sa mga OFW, nagtatrabaho po sa mga nanay, nagtatrabaho po dito sa ating bansa. Yun naman po ang mahalaga . Sabi ko, uy, ang ganda nito . Ang swerte naman ng mga kabataan ngayon. Sabi ko, napakaswerte nila dahil ang gobyerno natin tumutulong sa mga kababayan natin. Hindi siya kinakalimutan. Sana gamitin sa tama ng mga kababayan natin. Sana gamitin sa tama ang binibigay na pera ng pondo ng ating gobyerno. Huwag pong gamitin sa mali. Yan po ang aking panalangin sa lahat. Huwag na huwag natin gagamitin sa mali yan. Konsensya mo yan kung ipaggagamitin mo yan doon. Pero para sa akin, napakaswerte ng kabataan ngayon. Sana noon pa may Bongbong Marcos na tayo nang sa ganun. Naranasan ko rin yung sarap ng buhay. Anyway, maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa akin. I know it's already 10:14. Mga kabayan ko, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta. Yan ang apektado. Ito sabi dito Yan ang apektado. Pagka walang root, naging bastos at walang respeto ang mga kabataan. Pati ang mga teacher. Dapat huhubog sa mga kabataan. Sila pa yung mga natututo. Alam mo, mapalad ako. Alam mo, napakapalad kong tao. Alam niyo kung bakit?
mga kababayan ko, napakapalad kong tao. Napakapalad kong tao. Kasi mga kababayan, kahit anong hirap ng buhay ko noon, kahit anong hirap ko na dinanas ko, to be honest, yung struggle ko sa buhay, yung struggle ko sa mundo, yung struggle ko dito sa bansa, yung struggle ko, mga kababayan ko, na-overcome ko. Alam mo, maswerte mga kabataan ngayon. Alam nyo, hindi ko pinag-aano mga kababayan. Napakaswerte nila. Kasi alam nyo mga kababayan ko, eto ha, to be honest, alam mo nakakaingit nga kayo eh. Oo, to be honest, nakakaingit kayo. Nakakaingit kayo, yung mga kabataan ngayon. Kasi nararanasan nyo yung pinaglalaban namin. At sa lahat ng mga kabataan na nanonood sa akin dito, magpasalamat kayo. Magpasalamat tayong lahat. Dahil, mga kababayan, naibigay sa atin yung magandang kinabukasan sa panahon na to. Si Bongbong lang at si Sara nakagawa niya. Kaya nananatili kami dito sa pwesto na to. Hindi namin pinapayagan na alipustahin kayo. Sa mga tuwid, hanggat na po proteksyonan namin ang mga taong may gustong gawin sa ating gobyerno, hindi kami papayag. Mga kababayan ko, napakaswerte ng mga nanay na OFW dito. Bakit? Biruin mo, sasap ng ayuda ng ating DSWD kasama kayo. Biruin mo, yung mga breadwinner dito kasama kayo. Biruin mo, yung mga working student dito kasama rin kayo. Yung mga anak ng solo parent dito kasama kayo. Mga kababayan ko, lahat ng nasakuna, naabuso, na biktima ng HIV. Nako mga kababayan ko, kasama kayo sa pagunlad ng ating bansa. Yan lang ang patunay na hindi po nakakakalimot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte na paglingkuran po kayo kay tayong mga Pilipino. Kaya kayo mga kababayan, napakaswerte ninyo. Dahil andito ang ating gobyerno, andito kasama natin nagtatrabaho 24 hours mga kababayan ko. 6 years tayong mamamayagpag, 6 years tayong aahon, 6 na taon na tagumpay ng mga Pilipino. Kasama natin ang bawat isa. Lalo na, maraming salamat po Ate Arlene, kayo mang i-shoutout sa'yo. Ayan, kaya ako sa lahat ng mga nanay at tatay na nandito, tatandaan nyo to. Huwag mawalan ng pag-asa. Tuloy lang ang buhay. Hindi ka nag-iisa. Andito, kasama natin ang ating kasama natin ang gobyerno. Lalong-lalo na ang ating Diyos na lagi nakatingin, nakasubaybay sa'yo sa anumang gagawin mo. Huwag ka matakot kumakbang. Tandaan mo yan. Dahil sa panahon na to, tayo naman mga Pilipino ang uulan. Hindi naman ang mga dilawan, mga kababayan ko. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo. This is Biyahe ni Koy TV. Thank you very much sa inyo, mga kababayan ko. Maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa akin. Thank you very much sa inyo. Hindi na ako magtatagal ngayon eh. Alam nyo naman, may gagawin pa si Biyahe ni Koy TV. At itakits po tayo bukas, mga kababayan ko. Nako, nalay si Ate Arlene kayo manggi eh. Pero okay lang mga kababayan, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Ito po si Biyahe ni Koy TV na lagi nagsasabi sa inyo mga kababayan ko ha. Na lagi nagsasabi sa inyo, iba ang may alam mga kababayan ko. Bago ko matapos, gusto ko lang sabihin sa inyo, mapalad ka kapatid. Dahil sa panahon na to, naabot mo to, narinig mo yung salita ng aking bibitawan. Nais ko sabihin sa lahat ng mga tao to. Ako, ikaw, tayo, lahat ng Pilipino nagkakaisa. Gusto natin na maging maayos ang lahat. Gusto natin na maging maging matiwasay ang pamumuhay sa Pilipinas. Subalit mga kababayan ko, may mga tao sa unang araw ng eskwela na nagbanggugulo sa ating mga anak. Proteksyon bilang isa ang kailangan natin. Hindi lang sa pangaral, hindi lang sa eskwelahan dapat matuto ang ating mga anak, ang ating mga supling. Bilang magulang, sa ating tahanan, mag-uumpisa ang magandang asal, hindi lang sa eskwelahan, mga kababayan ko. Ito po si Biyahe ni Koy TV na lagi nagsasabi, iba ang may alam, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Magandang gabi at umaga, tanghali sa inyo. Thank you very much kay Ate Arlene. Thank you very much kay Ate Team Reply na lang. Salamat Ate Arlene, Ate Trixie Villa 11, Melba. Maraming salamat po sa inyo. Mga modernong bayani natin, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po ang trabaho, huwag tusuko. Hanggang sa pag-uwi mo sa Pilipinas, baunin mo ang sinabi ko, dalin mo ang tagumpay natin, itayo mo ang bandera ng isang pagiging Pilipino. Mga kabayan ko, ito po si Biyahe ni Koy. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Have a safe night.
Maraming maraming salamat. Hindi na ako magtatagal. Live pa si Coach Jarrett. No, mapapagalitan tayo. Ayan, Jerry Locking, God bless you, ka-BBM. Maraming maraming salamat po. Ate Melba, ingat po kayo palagi. Ate Arlene, Team Reply. Oy, mga kababayan, Blueprints, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi, mga kababayan ko. Love you all, guys. Like note, guys. Wala muna tayong magbababa ng link kasi nagdidilaw po ang aking channel. Pasensya na po. Huwag muna magbababa. Pakiusap po. Nagdidilaw po yung aking channel. Kasi naka-strictly manager po ako ngayon. Meron po akong manager ng YouTube, mga kababayan. Maawa po kayo sa akin, minomonitor po ako. Anyway, ingat po kayo palagi. Ingat-ingat, mga kababayan ko. Love ko kayong lahat. Bye-bye po. Ingat, Ate Tixie. See you tomorrow, guys. 2 pesos na bigas. Bukas yan. Kayo Biyahe ni Koy TV. Bye-bye! Maraming salamat po, Ma'am Iwasaki Irene, nang hindi natin malilimutan ang subscriber. Maraming salamat po. Good night! Enough.